Mga tol, what's up? This is me, your Papa Pel ng Pelisiano TV. Gusto nyo bang malaman kung paano mag-restore ng Air Force One tulad nito? Gagawin natin ganito? Ngayon, gagawa ko ng isang informative video kung saan papakita ko sa inyo na ang ganitong klase ng trash shoes, gagawin natin treasure shoes, mga tol. Sit back and relax, nandito na ang Restorations with Pelisiano. Mga tol at mga chicks, hindi talaga ako fan ng mga ukay-ukay shoes. Lahat ng sapatos ko ay brand new, pero dahil fan ako, subscriber ako ni Paulo Tomenes, at gusto ko rin kayong bigyan ng idea kung paano ba i-restore ang mga ganitong sapatos, kaya ginawa ko yung video na to. Ang napili kong model ng sapatos ngayon ay ang Air Force One Triple Whites. Originally, all white siya, mga tol. Produced ng Nike simula pa noong 1982. Ang nakuha ko ngayon ay sobrang dumi. Sobrang luma na din ito. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go to the video. So, ayun mga tol. Nandito na tayo sa maliwanag na kwarto. Ihanda na natin ang shoes para sa cleaning process. Ano mga kailangan? Nandito ang ating detergent. Kahit ano yan, ang akin ay Tide. Sunod ay bleach na pang di kulay, Clorox. Ang sunod ay tubig. Lagay mo na din dyan ang used brush. Kahit kanina na yan, you feel me? Muna natin gagawin ay alisin ang kanyang shoelaces. Ang weird nung dating may-ari nito, guys. Bakit green yung napili niya? Samantalang all white yung design nito, my goodness. Ito, nilagyan ko muna siya ng papel para maiwasan yung creases sa unahan o yung gusot. Kailangan natin ng 1 scoop ng detergent. Ito mga tol, sure concoction to. Made truly by Pelisiano. 2 cups ng Clorox na pang dikulay, mga tol. Ewan ko, pwede kanyong gamitin yung pangputi lang, pero mabaho yun para sa akin. Ito, mabango. Haluin natin siya ng used toothbrush. Tapos, okay na. Tapos, ang gagawin natin ay ipapahid nyo ng evenly yan, no? Tututbrushin nyo ng maigi. Ngayon kapag babrushin nyo na yung Nike logo sa likod, i-brush nyo lang ng dahan-dahan. Makita nyo lang, mabrush nyo lang, malapatan nyo lang ng bleach, sure na puputi yun. Punasan nyo agad ng towel na makita ang result. At yan. Dahan-dahan lang dahil niya ay tahi. Makita nyo naman, chinaga ako talaga yan. Hanggang sa maatin ko yung desired whiteness na hanap ko. Tinitingnan ko, sobrang dumi nitong shoes na to sa loob. So habang nililinis nyo siya, mga tol, bubuhusan nyo talaga to ng sobrang daming concoction. Tapos hanggang sa pinakamabula niya para maalis yung amoy, yung dumi, at kung ano-ano pa sa loob niyan. Ha? Ngayon, pagkatapos nyo ng brushin, lahat-lahat, ilagay nyo muna sa washing machine, isang ikot, 6 minutes. Tapos banlawan nyo na para maalis ang sabon. Tapos ipatuyin nyo, air dry. Siyempre makakalimutan pa natin ang pagre-restore dito sa metal tub nya. AF182 limited version. Kailangan natin dyan ng Pledge Metal Polish. So, alisin na natin siya sa kanyang Jejimon shoelace.
mga tol, papatakan nyo lang tapos kukuskusin nyo sa dry cloth. Tapos yan, mag-iiwan siya ng parang black mark. Hindi ko lang alam kung naaalis siya sa basahan pag nilabhan, pero basahan naman yan eh. Ngayon, ito na siya. Yan o, focus. Yan. In the end, it's worth it. Sa hirap, tingnan nyo naman, sobrang kintab niya mga tol. Parang brand new. Let's have a face of old versus new. Newly cleaned. Okay? Ito yung newly cleaned. Ilinya mo naman sa kanyang old self. Complete makeover. What the heck? Feliciano. Ngayon, pupunta na tayo dun sa part ng pag-aalis ng gusot ng sapatos o yung creases na tinatawag. Lalagyan muna natin siya ng palaman sa loob. Basahan, shoe tree, or kahit anong papel. Basta maging pack siya ng ayos. Yan. Para pwede natin siyang plantsahin. Kailangan natin ng damp cloth. Medyo basa-basa siya. Yan. Para hindi direktang tamaan ng init yung ating leather. Sprayan nyo muna ng konti. Yan. Evenly. Dapat basang-basa siya. Basa. Yan. Pag pinaplantyo na, iingatan nyo na tumagal yung plantsa within 5 seconds deep sa isang area lang. Dapat ay circular motion para hindi masunog yung leather. Placing ng kung saan nyo may gusot, tapos paplantsahin nyo siya circular pattern para maiwasan natin yung over deform, overheat ng leather at hindi siya masira. So ayan ang konting preview. Medyo nawala na yung major creases yung gusot. Makikita nyo naman na nag-improve. Merong natira na konting gusot, pero yun na yun. Sa sobrang tanda na yun ng leather. Eto probably marami nag-aabang sa inyo nito kung paano ko puputiin itong sole ng sapatos. Meron ako ditong hair developer volume 40 mga tol. Basically it is a hydrogen peroxide concoction, pero mas matapang to. Tapos para ma-activate to, kailangan niya ng UV rays, basically yung araw, di ba? Hey, it's me, hair developer. I am from the salon at ito ang ating plastic wrapper na gagamitin natin mamaya pang wrap. So ngayon, ang weird ng texture talaga nitong hair developer, para siyang comb. JK, joke lang. Basta para siyang ganun. Huwag nyo siya masyadong hawakan dahil nakakasunog siya ng balat. As fuck. Ayan, igalat nyo ng mabuti, pero huwag nyo babrush yan. Basta dapat ay may matira. Para yun yung mismong bababad dun sa ating midsole. Ayan, pagkatapos nyan, kumuha kayo ng kaunting plastic wrapper para hindi siya matuyo. Ngayon ang kailangan na lang natin gawin ay ang ibilad sa araw. Magkakaroon tayo ng maraming sessions. Ang nagamit kong session dito sa sapatos na to ay 8, meaning 8 oras, 30 minutes each side. Kailangan na hindi lalampas ng 30 minutes dahil maaring masira yung leather. Ito yung unang result sa unang session. Ito naman yung result sa ikalamang session. 5 hours, worth it yung hintay natin mga tol. So ayan, per session kukunin nyo sa arawan, babanlawan nyo ulit, tapos lalagyan nyo ulit ng hair developer bilad ulit, ganon. Andito naman tayo, mag-aalis na tayo ng factory paint, tsaka ng protector para sa ating repaint job. O ayan, kailangan tigas yung pang inyong pag kukuskos. So ayan, medyo may nakikita nyo parang nasira. Yun yung old factory paint na naalis natin gamit yung acetone. Ito gagamit tayo ng leather white, flat white from Shopee. 80 pesos mga tol. Tingnan nyo, sobrang surprised ako dito sa product na to.
So ayan, pipinturahan natin ng napakanipis para pantay yung pagkakalinya ng ating pintura, hindi sablay. Alam niyo yun? Yan. Alam niyo mga tol, flat white yung aking in-order talaga. Tingnan niyo yung result, ha? 80 pesos sa ganyang price. Price pays for the quality dito sa leather paint na to. Tingnan nyo mamaya dito, ha. Yeah. Inabot ako nyan siguro mga 4 hours, 5 hours para dyan sa isang sapatos lang, tapos kalahati agad nung 50 ml yung naubos ko. Kasi naman all white yung shoes. So expected na na magkakaroon ng bawas talaga doon sa ating biniling paint. So dyan pininturahan ko ng isang siguro dalawang layer lang yung sole. Yan, ito na yung finished product. Unang stroke pa lang nung paint, pansin ko na hindi siya masyadong kumakapit, medyo malabnaw yung kanyang dating. Etong yung in-order ko na paint, leather paint. Ang in-order ko ay flat white, meaning matte finish. Hindi siya masyadong glossy, pero ito, naging glossy talaga siya. Naging inauthentic ang itsura. Magpakatotoo na tayo. Hindi ko to sinisiraan. Nagbibigay lang ako ng honest review, mga tol. Kung pipinturahan nyo yung midsole, okay siya. Pero pagka dito sa upper, hindi ko siya i-recommend. Gagamit ako ng Angelus leather paint next time. I-repaint ko to. Tatanggalin ko ulit yung paint gamit niyang acetone. Ha? Para magmukha siyang factory made Air Force 1 triple whites. Overall, masaya pa rin ako sa ginalabasan ng project na to. Hindi man siya perfect, pero sobrang ganda ng kanyang makeover transformation from this trash to this gold. Holy smokes! Ayaw na sa kanya ng may-ari. Siguro dahil hindi niya na kayang linisin. Pero tinuruan kayo ngayon ni Feliciano kung paano ang hacks dito sa ating vintage OG shoes, original gangster shoes. Sana kung nagustuhan niyo yung video, please give this video a thumbs up. Mag-subscribe na rin kayo kung pwede. Makakatulong yon ng malaki sa paglago ng channel ko at sa pag-boost ng confidence ko as a vlogger. So yun lang mga tol. Once again, this is your boy Feliciano. I'm out. Damn. Yeah.